Meron kasi nagbibideo doon sa kabila. Ang maganda yung topic namin ngayon eh. Yung Buffy. Two kinds of bones. Bones? Masel? Ay, masel. Dalawang klase pa lang ang masel. Yung ngayon na lang. Na ang masel pala, hindi lang iisa pare-pareho ang lalaki at babae. So meron tayong dalawang klase pala ng masel. So si Teacher Wong ay isa sa mga gym instructors. Ang bilis na niya ito, hindi pa katapos. Hindi, dito ako sa akin. Hindi, ako rin mag-intro. Instruct isa sa'yo. O si Sir Wong ay gym instructors po yan. Hindi, nag-gym lang. Ay, nag-gym lang. I stand corrected. So dito tayo. So, sige, okay lang. Musa ang tutok. Duma na rin. Magaling, o. Magaling ka. Kaya maganda yung ano niya, yung So, tanggalin natin to. Kasi masyadong ano. Okay na, sir. Yan. Parang kung nag-chemotherapy dyan. Hindi natin, ha. So, isi-share niya sa amin ngayon dahil may challenge kami ni Ed. Ulitin natin. Ulitin kasi natin. Well, okay na yun sa akin. Tayo na lang. Mag-intro tayo ulit. Yan. Okay. So, nakasit up na. One set. Yes. Yan. Magandang umaga sa ating lahat, no? So, ngayon, nandito kami sa umagahang Kapihan. Umaga ang kapihan namin ng aming ASTP at ng ating ano bang ano pa sa inyo? Hindi, ano? Same officer. Same officer and gym instructor. Yeah. Tapos sabihin na yung ininom po. Yung mungo. Yung mungo na yung aming video. Teka nga, ano ba yan? Sirap. Bisan lang tayo mag-ano, sirap. Hindi mo na-lock, sir. Ako na, ako na. Hindi, nilalock ko nga siya, sirap. Hindi, okay na to. Ayan na. Yan. Dito natin. Wala eh, nag-ano siya, nag-dolo ko eh. Ay, tukod natin! Hindi sir, ito. Ulitin ko. Papakilala ko ito na. Dito. Nalakpan mo naman ito. Hindi, iulong ko. Yan. Iulong. Guys, stop ko muna. Oo nga, stop na nga natin na maganda. Wait lang ha. Ulong natin. Hey! All set? Kapi. Okay, magandang umaga mga katrops. Katrops. Nandito tayo ngayon with our ASTP ng high school. Sir Rogin Venturan, our supply officer, Mr. Wong. Safety officer pala, mali. Nagkamali ako. At ang ating macho, guapito. So, bago tayo makalimot, don't forget po, mag-subscribe sa aming channel yung RPV Learning Channel at yung isa Blessed Channel. Yeah, Blessed Learning Channel. Okay, so ngayon, ibang interview kami gagawin dito kay Sir Mo. Yung topic namin, yung dalawang klase ng muscle. Then start natin doon, bakit kailangan mo malamin yun? Okay. Aim and B. Kasi gusto niyo di ba magkaroon ng active lifestyle. Ayun, ayos yung pangatawan. Lalo si Sir Roger, nag-i-start na natin. 100 day, ano ba yun? Challenge? 65 days. 365. One year challenge pala yun. Ang mangyayari kasi niya, pag ganun, bawa, tuloy-tuloy mo siya, tapos upper body lang yung i-deliver. Hindi siya magiging proportion sa katawan mo. So dapat, ano ba, pag nag-build mo siya, darating sa point na mag-sort up yan eh. Mm-hmm. Hindi advisable na mag-push up araw-araw. Make up yan. Kailangan natin i-rest. Kasi yung bawa, ang muscle kasi pag nabubugbog siya, lalo siya yung muscle. Nag-shake siya. Pag nag-push up ka, yung pectorials mo, makukunit yan. Makukunit siya kasi magagalaw siya. Fiber yan, muscle fiber yan. Pag kinainom mo siya ng tama pagkain, doon tatakal yan. Doon siya magiging modify. Pag nagbubuhat ka or nag-exercise ka, mag-lose weight ka. Kasi lagi nila sinasabi, di ba pag galing bawa, nagpunta ko sa gym, sasabihin nila, 7 days trial, ako ang instructor mo, mag-lose weight ka ng 5 to 10 pounds. Yun ang lagi sinasabi. Yun yung palaging pang-akit ng mga tao eh. 5 to 10 pounds? Paano mo gagawin yun? Diba? Pero,
kaya niyong gawin yun kahit walang instructor. Doon kasi sa 5 sessions na yun, or 1 week na session na yun, 1 week, 5 to 10 pounds, ang nawawala sa iyo, kapag gumagawa ka ng activity na dire-diretso yung pumping ng puso mo, mawawala ka, is yung watch at contact mo. Yung mga na-stack na doon sa iyo. Yun yun. So, visually, pag tinigil mo sa salamin, hindi ka nag-lose. Wala kang makita. Pero pag tinigil mo sa timbang, nag-lose ka. May nare-retain tayo na tubig. Lalo pag alam ba, mahigit ka sa maaala kung mas sodium. Kasi ang sodium, kapag umiinom ka ng tubig, yun yung nag-retain na tubig sa mga katawan. Yan ang tendency. Doktor pala. Hindi, totoo yun. Ang galing yun. Tapos, after 7 days. After 7 days, wala ka na. Wala nang tubig ano yung katawan mo. Doon ka na papasok sa katawan mo ng plato. Paglato ka na. Yun na yung tipo yung mag-i-stagman na yung lulos ng weight mo. Bakit? Kasi ang sinusunod niya, yung calories mo. Hindi, yung calories mo. Yung calories na nai-stack mo. Kasi lagi na-replenish yan eh. Example, tayo, adults tayo. Meron tayo tinatawag na calorie intake palagi ng everyday ng 2,000. Na nahahati-hati yun every 3 meals per day. Diba? Para mo lose weight ka, babawasan mo yun. Kung for example, ideally ako, maintaining na calories ko sa isang araw, dapat 2,000. Kung gusto ko mag-weight, mag-weight loss, or yung tipong mag-define ako, assuming yung taba ko, kailangan mo kumain 1,800. 2,000 calories lang ang tatanggalin ko. Diba? At the same time, kailangan mag-exercise ako na para masunog yung stored na calories para ma-replenish ng bago. Kasi parang may sinasabi sila sa amin eh. Lalo yung mga gym instructor namin doon, tsaka dietitian kids, sabi nila, ang stored calories ay mas matagal na mas matagal siya sa mag-weight. Pero kung halimbawa, yung replenish ng calories yung umiintay ko, mas madali siyang sundukin. Ganun yung style. So, ang nangyayari dyan, lalo kayo, di ba, sabi mo sa akin, mga nag-e-sports kayo ng dati, sabi natin yung dati sinasabi mo ng mga nag-live class, ng AM. More basic. Sige, edit ko. Yes, you look at me and said, ah, ito medyo okay na. Okay, sir. Ano? Sige, mag-tay ko na picturean. Okay po. Thank you, thank you. Yung dalawang klase na yun, hindi pala class A, class B. Pupitin natin doon. Hindi pala class A, class B. Okay. Hindi pala type A, type B. Parang yun lang natin layman's term, pero ang late ang pinaka-technical niya, or yung medical, yung term tawag na fast twitch siya, slow twitch muscle. Slow? Slow twitch, tsaka fast twitch. Okay. O yung pinatawag natin na fatigue resistance, tsaka impact muscles. Dalawa kasi yun. Fatigue resistance. Kasi yung muscle natin, pag nabubog niya, nagpapatig yan. Di ba kung ipupush siya pa, for example? Habang pinupush siya, itigas. Tumitigas yung muscle mo, parang nagagalit. Pero habang tumatagal, habang nasa kaligitnaan ka ng muscle, parang hindi mo siya nakapatigas, parang nagiging marshmallow na rin siya. Ibig sabihin, napatig mo yung muscle. Mm-hmm. Hindi na tama yung flow ng blood, marami ng tunit, ganun yung step. No? Okay. Doon nabubuo yung resistance ng muscle. Kapag lalo mo siyang binubuo ng binubuo, lalo mo tumatagal yung endurance ng muscle. For example, yung sa mga nagmamaraton, diba sobrang pet? Yun yung tinatawag na slow twitch. Yung endurance ng muscle nila mas matagal. Tapos yung pating, mas mataas yung resistance. Ibig sabihin nyo, yung muscle nila, hindi kailangan ng ganun kalaking amount ng oxygen tsaka blood para mag-process or gumana. Yung mga marathon. Yun yung unang example. Yun yung slow twitch na muscle. Yung pangalawa naman, yung tinatawag natin na fast twitch. Pansin nyo ah, yung marathon, sobrang payat, sobrang big ng muscle. Kasi yung binibili nila endurance. Pansin nyo si Usain Bolt. Yung lalaking ng muscle niya. Yun yung tinatawag na kaya niyo mag-produce ng napakalakas na force within a small amount of time. Ano yung ginagawa niya? Di ba, 100 meter sprint na. Pero pakikita mo yung mga hita niya, di ba? Pakikita mo balikat, yung ibig sabihin yun, yung muscle niya, kaya niyang humigop kagad ng malaking amount ng oxygen para mag-produce ng impact sa muscle niya para makatakbo siya ng mabilis. Ganun yun. So, mamimili na kayo doon. Kung halimbawa, gusto niyo ba yung endurance ng muscle para sa health, o yung tinatawag natin na fast twitch para sa volume yung visual. Kaya mita kasi lahat ng gym ngayon, isa lang talaga eh. Yung ano? Yung fast twitch. Yung fast twitch. Maging maganda pag sa pananamit, feel healthy, gano'n. Dito to yung sinasabi na, mag-gym ako kasi gusto kong maging healthy.
kaya mo naman maging exercise ng gym. Diba? Nag-gym ka kasi gusto mo mag-boost yung confidence mo. Makapanamit ka ng gusto mo. Diba? Kaya sabi nila, mas makakatipid ka pag nag-gym ka kasi hindi na ito. Hindi. Kalokohan yun. Kalokohan yun, sir. Nagugutom ka lalo. Napakamahal ng mga pagkain ng mga nagpapagandang ako. Sinasabi ko sa inyo, sir. Isipin mo. Halimbawa, ilan ang tinipan mo, sir? Sa range na ako, 60 to 62 pa. Kilograms. Para mag-build ka ng muscle. Pag gusto mo yung tinatawag ng fast twitch muscle, maganda, reviewing, kailangan mo yung lumain ng halos 30-50% ng mas mataas doon sa timbang. In grams. Kaya, for example, 62 pa, kailangan mo lumain ng 100 grams na proteina para mag-build yung muscle. Kasi kung mas mababa doon ang gagawin mo, retaining naman. Ano yung mas patin yun? Ano yung daily? Ang sabi niyo kasi, yung egg kasi kanina, yung hard-boiled egg, 7 grams. 5 to 7. So, ibig sabihin, 5 to 7. Ibig sabihin, 20, ganun pa. Hindi. Hindi mo naman gagainin yun na yun lang. May iba ka pang source of protein. Hindi, ibig sabihin na, paano mo siya, yung, para makuha may 100 na yun, pwede bang, kuwain na sa iba? Sa isang linggo, kuwain mo yun? Sa araw. Sa araw. Ako sa araw. So, marami mo yung kumain mo. Hindi naman. Kaya kami tinatawag na tayong food supplements. For example, sa akin yung dati, nung ipapaganda ako ng katawan, ang timpa ko is 65. Ang kailangan kong kainin, nasa 90 grams of protein. So, ang nangyayari, bumili ako ng ano, ng protein powder or whey. Whey isolate. Ang nangyayari nun, every scoop nun, every shake ko nun, 25 grams of protein na agad yun. So, iniintay ko na agad siya ng umaga pag-gising, then kakain pa ako ng 9, 12, and 3 p.m. So, 9:23 p.m. doon, hindi ako mamimili kung anong protein yung akin. Kung chicken ba, isda, beef, oo. So, basta yung kain na tatlong yun, kailangan makakuha ko ng 40 grams doon. Kaya ang isang ito, sabihin natin, 7, ito mga tatlo ko, 20 lang kagad yun. Then, second, third meal ko, pwede akong kumuha ng isda, mga ganon. Diba? Meron na siyang indicator na kung ilang protein sa internet, makikita na kagad natin yung application mo. Pagdating ng makuna, pwede makikita. So, ang target mo isang araw? Target ko na 90. 90 grams. Halimbawa. Halimbawa, nakulangan ka ng food. Pwede ko humulit ng whey protein. Yun na yung after workout mo. Post-workout drink mo na yun. Yun na yun. So, 20-25 kasi sa mga araw, dalawang ano ko yun. Meron mga 20 grams ka na kagad nun. Then, kailangan mo na ipunan yung 40 grams na nakita. Okay. Para mag-maintain siya. Kasi kung halimbawa, para mag-build pala. Kasi pag halimbawa, nag-iintay ka ng maraming protein at nag-weight training ka, tapos nag-exercise ka, ganun na rin yun. Hindi mawawala yung muscle mo. Mag-build pa, mag-build pa. Ang mawawala is yung taba. Ganun yung gusto mo. Ganun pala yun. Oo. Tsaka maraming ano yun, maraming secret. Yan depende sa katawan ng tao. Ang exercise, hindi yan yung tipo, ano yung exercise ko, yun din lang dapat gawin mo para magmaganda yung katawan mo. Oo. Oh, sa program kayo. Diba tao ba? Oh, may mga program tayo. Kaya may walang tamang workout eh. Sa totoo lang, walang tamang workout. Halimbawa, yung workout ko na ganito, effective sa akin. Sa inyo, baka hindi effective yun. Pero mayroon tayo conventional na workout na yun talaga yung tinitarget ng muscle. For example, yung push-up. Okay. Lahat yun, yung mention na nila, pag nag-push-up ka, muscle talaga ng build yun ng muscle. Okay. Pero kung i-identify mo siya, katulad ng iba, hindi pwede yun. Kasi iba't iba yung muscle fiber natin eh. Iba-iba yung DNA natin, iba-iba yung genes natin. So, meron tayo na, halimbawa, ito, kahit konti lang yung buhat niya sa chest dahil God-given siya na ano, na maganda yung postura ng chest niya. Kahit konti lang yung buhat, nagaganda. Hindi ka tulad sa atin na, for example, oo, oh, di ba yung iba, yung ibang matataba, ang style nila. Lumalaw lang yung dete nila pag tumataba. Yung iba naman, kahit mataba, postura yung dete nila. May mga ganun yun sa mga genes nila. Kaya hindi tama na sabihin na ganito gawin mo. Pag ganito ginawa mo, magiging katulad ng chest. Ikaw rin mag-discover. Kaya nga doon na pumapasok yung mga trainer, yung mga coach, yung mga dietitian. Kaya mahal ang bayad sa mga ganito. Mahal na rin. Kaya pala. Anong bagay sabi? Kailangan mo katanggal yung junk ko eh. Anong bagay na, ano sabi? Di ba nag-start kayo, office work tayo. Hindi light work lang tayo. Pwede niya push up. Pwede niya push up. Tsaka buong yung babawasan yung kain niyo eh. Yun ang ina kasi, lagi sinasabi dito ng mga trainer, tsaka buong babawasan yung kain niyo kasi, buong yung babawasan yung kain niyo. Bakit?
nagdagdag kayo ng activity sa araw-araw ninyo eh. Okay. Yung kinakain ninyo ngayong araw na hindi pa kayo nag-exercise, yun yung nag-maintain ng weight nyo. Kaya naglalagay yung weight nyo na 60 to 62 kilo. Tapos depende sa kinakain. Ano talaga? Yun yung maintenance nyo eh. Ba yung maintenance? Pag nababasa ko doon, ibig sabihin marami mo pagkain. Oo. Nagbabasa ko. Hindi ako palagmas na 60. So, walang nangyari, kapag nagdagdag kayo ng activity, tapos nagbawas pa kayo ng kain, sa tingin nyo magagurami pa yung activity. Oh, hindi na, wala kayo. Masasayang lang yung ano yun. Kasi ba, yung target mo is... Tama, namin-maintain, no? Dahil yung food, babawasan. Hindi, hindi babawasan. Eh, gusto mo magpalaki ng katawan, dadagdag ka rin ng pagkain, or tama lang yung pagkain? Sa aspect natin, sa katawan natin, sa ating dalawa, di ba? Medyo may size tayo kung marami yung Sergio. Kung gusto natin magbibigay ng asa, ang diet na. Oh, diet mo na. Akin na, yung personal... Paano yung diet? Personal na yun. Nag-exercise ka, tapos nagbabawas ka ng kinakain. Kanin. Hindi mo ka magbabawas ng kanin. Kung ano yung kanin mo, yun ang kinakain mo. Ang bawasan mo yan. Kasi ang isang cup of rice, 120 calories na yun. Yun ang pagkakamali nila. Ang hinahabol mo, kung yung diet yung maramdaman mo kagad na busog ka. Okay. Kasi ang kalimitan ng iyari mo, yung mga babae, lalat mga babae, di ba? Lagi, no rice diet na ako ngayon. Wala na akong pinagawa. Wala na akong pinakain kanin. No rice diet, yan na. Pero ang kinakain mo naman, puro kulang. Okay. Yung mga kulam na kinakain mo, mantika. Di wala rin kwenta yun. Di ba? Pansin ninyo, pag kumakain na sobrang dami kanin, kitain sobrang dami. Boom. Kasi kanin lang din yun. Di ba? Kumakain kayo ng puro kanin nila, minsan ang puro nila kanin. Magkape. Kape, antioxidant. Ito yung susupress ngayon. Nakayala kita kape lang ako palagi. Ito yung susupress sa akin ngayon ng yung hunger. Kaya yung susupress yun. Pag kuminom ka ng kape, feeling mo. Kahit busog ka. Yun ang... Hindi naman ako siya. Hindi. Yun ang unang tatargetin mo palagi pag nag-lose weight kayo. Paano? Anong kakainin ko para maramdaman ko agad busog ako? Ganun yung style, sir. Hindi yung, ay, no rice diet ako, hindi ako magkakain, ganito ganyan. Mali. Pagpaprogram mo na talaga dito. Ay, yes. Ang ganda na kaya ng usapan. Hindi, ganun yung, di ba, meron akong kaibigan niya. Hindi daw siya nagkakain. Pero pagkasama mo sa kapsilukan, daan kayo. Kaya niya half rice, dalawa siyang itlog, tapa, di ba? Pero nagbabago siya. Tapa pa, kaya. Kaya. Oo. Oh, ang nangyayari, kung kukumpitin mo, kung kumain ka ng isang itlog, isang kanin, hindi ko alam yung calorie content ng ano ah, kung ilan calorie count ang itlog. Pero ang kanin, nag-range siya ng 100 o 150 calories. Pag ginahin yung kanin, tsaka itlog, busog ka. Kasi volume yung inahabol mo sa kanin. Diba, yeah, volume yung hinahabol mo. Pag inahin mo yun, feel good ka agad, busog ka agad. Tapos, dagdag pa doon, energy yun. Calories yun eh. Madaling hinahabol na calories yun, pati itlog. Yung iba, ginagawa, ulam na yung kinakain. Halimbawa, adobo lang yung mantika. Ah, ito na kayo. Kaya nung nangyayari sa kanila, kahit ganun lang yung kinakain nila, ulam lang, hindi sila makimay. Kasi kahit yung isang tatlo, Rice. Yun yung kinakain nila palagi. For example, meron silang meal plan yan. Halimbawa, malapit na yung ano nila. Yung mag-show na sila. Kinakain nila agad. Kanin, kanin, patatas. Ganun yung kinakain nila. Kasi mababa yung calorie mo. Bakit nakakalagyan siya? Ha? Bakit nakakalagyan? Ang nakakalagyan siya na lang ako. Hiniin natin sa otos. Milk. Ay, yung energy drink. Ice coffee. Ice coffee. Kahit anong may sugar. Yeah, kahit anong may sugar. Yan ang malakas makataba. Eh, yung rice, di ba may sugar din? May sugar lang yung rice. Pero hindi siya yung patuloy na yung sugar na process. Okay. Diba? So, titigilan ko na ito. Glucose. Ewan? Glucose. Diba? So, mga ka-troops. Wala mang magbabawas sa tayo ng ano. Pwede naman magbabawas. Ng mga matatamis na... Oo, yung matatamis talaga. Inumin. Tsaka tandaan nyo, ang matamis, yan ang unang pagkain ng cancer. Yan ang sabi nila.
Di ba ang iyong silid yung mabi? Bakit ako nagkaroon pa rin ako ng lakasan? Eh, yung kawin mo yung mas trade. Kaya mo ko trade one. Eh, bahala. Ay, kaya nga tinigil ko rin yung trade one. Eh, yung sabi nga nung lead sa competition, grab mo lang pagtanggal. Hindi rin yung biglaan. Kasi may iba din mong klase tayo ng withdrawal. For example, yung tumigil ka ng paninigarilyo. May iba na tumigil sa paninigarilyo na naging ano nila, withdrawal, lagi sila nila sa sakit. Oh. Kasi biglaan. Withdrawal ang tawag ko. O baga, grabe mo siyang tatanggalin para makuha mo rin yung mentality. Kasi emotional din yun eh. Emotional din yun eh. Pag itatanggal ng dementia, yung biases. Dahil pagkali sa kape, tulad ko, ang withdrawal ko kapag nagbabalaw sa mga kain, sobrang init ang ulo. Yung bibigay ko natanggal, kaya yun eh. Kasi mentality na yun, pero parang, ay, nabing ko, konti na, kaya kaya. Hindi yung masutin ng katawan mo eh. Oh, yun yung nakakasin na yun. Kaya kailangan mo eh. Kaya ako sasabihin yung ano pagod. Ay, tanggal yung pagod ng kaon na to. Babawas ako ng kanin. Kasi ako. Ay, Virgil! Ay, yun lang. Ano? Pahaluan ko naman ang masayang kulay. Yung mga kulay nyo. Okay na tayo. Tama na yan. Baka sabihin nila, doktor ako. Nagbibisita na kami. Okay lang. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Ito, narinig natin kung ano yung tungkol dito sa... Oy, hindi ako doktor. Pagmalaki yan, pagmamalit ang katawan. Okay. At kanyang mga bagay na dapat natin marinig. At matutunan dito kay Maestro Bong Borja. Right. So, maraming salamat, sir. Maraming salamat. Sir, pakiapunan.